faith. Pagtuo nga managat mataypo o nagataypo o pagtuo nga mahuyan kag pagtuo nga nagpinahanglan para sa pagpapato sa Diyos kag sa pagpanghangkat sa pulong sa Diyos sa isa ka particular nga gustuhan o tumulog sa Diyos. Kanay sa ato naging masa rin sa pagkabubit rin ni Apostle Paul o sa Apostle Peter nga nagsugod siya sa isa ka handong sa iyang nagkusuhon na magkasunod sa Panginoong Isus. Kaya siya gin-invite siya, siya gin-challenge siya ng Panginoong Isus na magsunod sa iya sa pagsugit, sa pagbantala, sa pagwalin sa kinagin sa Diyos, sa kinagin sa kaluwasan sa Diyos, na siya upot in his Peter. Kaya kita na ito, nagpamalanduhan naman ito, matapot naman ng Diyos, nga nakita ni Peter ang mga milagro na hindi mo kinilang Isos. Kaya nakita niya, kung doon ano kagamanan in his Christ Jesus, pero nagtapot ng Diyos sa nabuhi ni Peter, nga parehas man sa ito at parehas sa ako, nagbuyan, nagluyan, at iyan na pagtuo sa kay Christ Jesus. No? Kaya nakita na ito, ito, nagsang sangkapingan din na nagkatabok sila sa isang sakayan. No? Kagin na apas sila ng Ginoong Isus. Kagin nakabot ng bagyo. No? Kinbagyuhan sila sa tumas ng lawod. Makita na ito rito ang iyang mga pagtuungan ng mahuyan. Pagtuungan na kinanan ba sa pagpabato at pagpalingkod sa Diyos. Parehas man sa ito. Nagbukit na sa Kristo Isus. But along the way, sa atong Christian life, sa atong pagkabuhi sa pagtuo, may mga pinigong niya na our faith founders, nagluya, nagtayo, nagdiyo ang atong pagtuo. Kaya it was confident sa assurance sa Ginoong Isus, sa kay Peter, na sabihin siya, it is I. It is I. Ako hindi. Kaya nagsabihin si Peter, nagsabihin niya, Ginoo, kung pwede, mga lakad na ako sa loob, sa baybay. Nagsabihin si Ginoo, okay, come. Kaya sa iya kapag pagkatikan sa loob, no, when he stepped into the water, sa iya kapag tulog sa Ginoong Isus, nakatindog siya. Pero sa kinuha niya ang iya atensyon or focus, nagamatamat siya sa loob na ilalong. Resulta din na sa faltering faith. Pagtuo ng maluya. Pagtuo ng nakinangan pa sa pagbabato sa Diyos. But we pray to the Lord that our faith may be weakened, no? By trials and tribulations, problems na kinatubang natin sa siling kalimutan. But we pray to the Lord that it did not cease. Ang atong pagtuo ay nagpunta. Nagluyan lang, pero nagpapabilin nga may pagtuo sa kay Kristo Jesus. Kagamoy na lang, ginmensyon rin ni Ginoong Jesus sa kay Peter sa atong rin na imbasa sa Luke chapter 22. Sinin rin ni Ginoong Jesus sa iyan, mga kauturan. Verse number 31. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. Ako din kanabi sa atong Pinoong na pagkulturan, kahit he is praying for us. Kung ako basahon ang John chapter 17, ako din na yan ang Lord's Prayer. Nakamuyo siya, hindi lang sa present ng mga tumulungo niya, but even sa future believers, that includes you and me. Gipanguyuhan kita, Ginoong Jesus. Nga ato pagtuuhan bago, nga hindi kita mahulog sa trap, sa kaaway, sa atong galang, nga mo si Satanas. Kaya, dali ako ng Ginoo, nga kinapagayon niya, hibo kina sa ato ng kultura, because sin and its
expectations deceives us. Ginahinto kita, ginataya kita sa kasalan, kasalanan, temptation nga nag-abot sa atong gawin, para sa kaedad at sa kaibigan. Temptations. Ang temptation, ginahinto kita, ginataya kita, gabin at kung maayo. Pero ang resulta, ginisinan, resulta, nga makahinder, makaguba, makasama sa atong relasyon sa atong Ginoo nga si Kristo Jesus. And so, sa siyadan, sa iba na naintuman, nakiplan, nahulog sa sala, tungon sa insinuation sa yawa. Ni Satanas, kakabay pa na kita, nagkukuran, maghalo. Sini, that's why sa puso Peter, nag-remind sa atong sa 1 Peter chapter 5, verse number 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So 24/7, wala pauway ang kaaway sa atong dalan, nga gini-describe rin ni Apostle Peter, a roaring lion na nagurog na niyo, nga gusto mag-ukob sa atong, gusto nga makasala kita, nga makapalayo, nga gusto niya ipalayo kita sa kay Kristo Jesus. Maghalo kita, magandang kita, mag-autoran. So, to cease, or sinitirin niya po ni Ginoong Jesus sa ginambal niya nila, but I have prayed for thee that thy faith fail not. To fail na, what's written on to fail is to die in natural death. Mapatay lang sa natural kamatayon ang atong pagtuo. Or to fail is to disappoint. That's why kita ang mga Kristiyano, mapaslaw kita sa pagkabuhi sa pagtuo, nakaharap nila disappointment sa kay Kristo Jesus. It brings disappointment to the Lord Jesus Christ. And to cease or to fail is to prove our undependable. Hindi masalingan. Nagpapatuon na nga kita magkakamunong ni Pino Jesus, hindi masalingan sa atong nanggagalingon. Nga makatinto kita sa makapatiblan sa yawa. Hindi kita makatawag sa iyo. That's why I say in Apostle Paul, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers of darkness. Kakita ng mga Kristiyano, kita ng mga human beings, waay isang gagawin nga maka-overpower, maka-overpower nato ang gabong sa kaluma. It is only through the power of the Lord Jesus Christ na maka-overcome kita sa tanan ng mga pagbitlan sa kaaway sa atong dalagan. So, mga kulturan, unang isa tanan, faith falters when our focus is displeased. Ang atong pagtuo maghuya, ang atong pagtuo matayo, magluya, kung ang atong focus waay mabutang sa eksakto nga lugar. Waay atong mabutang sa eksakto nga persona, nga sa tingin, maka-focus kita, mga kauturan. That's why, ang gulong sa Diyos, pagi sa nekuso ko, nagatulog din sa ato sa Philippians, chapter 3, verses 12 to 14, nga ang atong pagtuo, unang yung satanan, that we should focus on the present and not on the past. We should focus on the present and the future and not on
subong kang kambos way natuya ang tagapon kaya tagapon niya history ano di ba? We cannot bring back the past kag we should not drop the past to the present hindi na ito pag-uyuro ang nagliga sa subong na buwi pungkot sa panagutong man. Kaya ito na siya parang mag-hinder sa ato ng pagkabuhi kag pag-alagad sa Diyos. That's why si Paul nag-remind rin sa mga taga-Philippians, Philippians chapter 3, verses 12, 13, and 14. Ano siya hindi rin? Brethren, I count now myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind. Forget the past. Past is already past. And we cannot do anything about the past. Why na kita sa may mahimong sa nagigat? Of course, we can learn valuable, important lessons from the past. Makatutuwang kita sa mga importante, marahalo ng mga leksyon sa mga nagbibigay. Pero hindi na pag-ibuta ang atong kapalitong sa mga nagbibigay na buta. Kaya ito, atos na ang hindi mo nato, kag hindi mo sa Diyos sa atong kabuhi, mga kautoran. We cannot bring back the past. We cannot do anything about the past. We can only learn valuable lessons, important lessons from the past. And we must move on to the future. Buto rin mo mga kautoran, sa kapagkabuhi natin sa pagbibigyan, napalimang kita, napaslaw kita, kapag pag-iindi na ito, maging rason that we should no longer do anything for the Lord. Kapag failure ano sa nagbigay, hindi na ito maging rason ngayon na kita mag-ibong para sa pamabutan para sa Kristo Jesus. Magkabay pa na it will serve as a motivation that we can do better in the future. Nga ako maging mahimong ang maayo. Mas makahimo kita sa maayo na butan sa palabutod kahit nakatubuan na kita sa leksyon sa nagbibigyan ng mga tinipon. Yes. Ang ako ang mga nadalatan. Our victory is in the past. Hindi na kita mag-rely sa sining mga nadalatan na ito sa pagbigay ng mga sining kita na sa nagbibigyan gani sa nagbibigyan gani na nakatibawas ako. Ha? Sa nagbibigyan gani nakatibawas ako. Oh, nagkataong ako. Inakabutan ng utulat, hindi inagarantiyan that we can always have the victory. But we must always rely on the power of God. Do not focus on the past. Focus on the present and of the future. Kaya may pinapigana pa na bulunagon ang Diyos para sa aton ng mga kabuhi, mga kautoran. And so, we must change our focus from self to salvation, from sin to soberness, from darkness to light, and from self to the Savior. Akong may focus kung ang wisdom na ito bayuhanan ko ng atong focus sa atong lang o galingo kag mag-focus kita sa kay Kristo Jesus. Kaya kung mag-focus na kita sa atong o galingo matapo kita sa aches and pains nga may experience yan. Diba? Kaya kung tulungkong na atong o galingo matapo kita sa mga hang-ups and disappointments sa atong gabuhi. Damo kita sa mga discouragement, matamo kita sa mga butan o ay ako na gustuhan sa sining kalimutan. Kasi ako
lang kung ganito, wala kita sa pinagawang satisfaction. May kakulangan din. May nakita, kita hindi maayaw, hindi maayaw magutan sa ako kung ganito, o nabina sa iba ng mga tao nga nagkukong sa ato, nga magpatayon sa pag-ibo sa buwan sa Diyos. But if we will change our focus from self to the Savior, nga mo si Kristo Jesus, He can do something great in our life and for our life. Sa atong kauli, nga may manihimo siya, nga tago, nga butan. Ikatwa, that we should focus on the present and the future, not on the past. Ikatwa, do not focus on temporal things, but on spiritual things. Our faith falters because of our misplaced focus. Kaya nakahanap kita sa dako ng atensyon. Focus na ito sa mga butang o mga butang. Ngatid po lagi na ito ng mga butang. Pasin na ito ng mga butang sa ito ng buhay. Kapita pasin man sa sinig ng butang. That's why ginaribahin kita pirmin, ginaliwat-liwat na ito emphasize, inatapuran na only one life, 12 song be passed. Only what's done for Christ will last. That's why siya po so po nag-remind sa atong diri mga kulturan sa Colossians chapter 3 verses 1 and 2. Ano siya diri niya po so po sa iyang pag-challenge sa mga Colossian Christians? If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. Reminder nila sa atong mga kulturan, sa atong balatyado, sa atong nunahuna, sa atong ginahatagan sa atensyon, tagungkos sa pagkabuhi. Ano ang focus ni kalimutan? Ano primary purpose sa pagluwas ni Jesus sa ato? Mga kuturan, ano ang primary purpose? Ang primary purpose sa pagduga ni Jesus sa ato, unagin, to give Him all the glory and the praise. Kaya ang purpose unagin luwas niya kita, the same purpose to give Him all the glory and the praise. Amunan ang iya handog para sa atong mga kulturan ng mga Kristuhanon. And so, ang mga butang sa kalibutan sa liwa, ginagamay ka ng Apostle Paul, these are all temporary. One of these things, madulami na sa atong o kita man na madula sa sining material world. Hindi forever. Hindi mapinatayo nun. Hindi tugtog sa katungtungan. Mga kultura. Ginhapag na hindi sa Diyos sa ato ng pagbutan. Agon niya at hindi ng pagbutan gamitin natin sa pagpasangkat sa buwaton sa Diyos. That's why sa niya, kung kita if you then be rich with Christ, see those things which are above. Ano pinapangita ka sa nilipunan? Kahit kada isa sa ato may pinapangita, ganyan. No? Kahit ang ato pagpangita, cycle. Sulit-sulit. Kahit ano man ang kato, may pinapangita na ano? For example, ang teenager, ang soltero, ang soltera, ano pinapakita nila? Makagraduate sila? Ilan ang lifetime partner? Kung may araw na siya, lifetime partner, ano naman ang pinapakita?
Bening. Hindi mo lang. Nga mga establish sa ilang pamilya. Kaya ang isang pasilig sa isang tao ng Iglesia, ang pagkasawahay hindi maging kumplito kung wala sa bata. Hindi na pangitan eh. Nga may bata eh. So, mga bata, ano mga ginapangitan? Ha? Ang ginapangitan sa Amerikanan, gas, ugas, gatas. Ako naman ang ginapangitan niya. Para na buhay ay ang kapataan niya, pamilya. No? Kung magalakot na mga kapataan, ano naman? Ha? Kung naman kita sa ginagawaan, sunset years sa atong kabuhin, retiring years sa atong kabuhin, ano naman ang atong pinapakita? Ha? May atang ka sa security. Nga mas secure dito? No? Ako na mga resuhan naman sa ilang na sunset years o insecure, kayo ay sa sense of security, sinikalimutan. Ang tuwag yung sinikalimutan, why ito sa sense of security? Our security is in the Lord Jesus Christ, mga Gordura. Kaya imo ang atong future secure sa Kristo. So, hindi kita magpublima sa patago sa atong sining na kalimutan. Kaya ang Diyos na ang bahala sa atong mga Gorduran. Kaya sabi niya, set your affection on things above, not on things on the earth. Ang atong balansyado. Many times, ang atong balansyado displeased. Kaya ang atong ang handog at plano sa Diyos sa atong, kita ng mga Kristohanon, we are just like pilgrims. We are just passing through sa sinikalimutan. Diba? Ang muna kasalan, nagbuha ang Israel dito sa Egypt, kagamista sila sa wilderness. And the wilderness is not their place. Hindi ang muna lugar nila naging plano sa Diyos. Temporary na ang lugar. Nag-aaginan sila sila ng lugar. Agod na matagato dito sa promise na. So, kaya umanaginan sila. No? Umanaginan sila. Ano ang ilang kuluyanan? Ano kuluyanan nila? Tents. Tulda. Ano na nila kuluyanan? Ay temporary na. Diba? Kung temporary, maka astan sila sa ginagunda, ka, abad sa instruction sa Diyos, nanat mo sila, hinuso naman nila ginagunda. Daw pa rin sila sa mga nagagunanti, no? Waya sa permanente na lugar, in PE, no permanent address. Lahat mo sila kundi ito may marketing. Pero kita niya, na-establish sa Diyos na akong permanent president. Presidency. May lugar na ikaw na permanente. Pero ano gina, ano attitude na ito ng mga kulturan sa negrimutan? Ano ang ato attitude? Ha? As if ang ato attitude, daw hindi na kita magaling sa negrimutan. We displease our faults. Our focus is not in this world, we're just passing through. Our eternal home is in the heavens, made by God Himself. Hindi kaging himok sa human hands, kundi ang Diyos mismo ang nag-establish na mga kaguluhan. That's why we should not focus on the things on earth. At ako pala siya kung hindi maulog sa sining na lugar. Hindi magpapilin sining na lugar. Kagawa, our faith falters when faith itself is weak.
agudnya ini ma magluya ang ato ngalan pagtuo ang puro sa Diyos na karimain sa ato ng kauturan that we should focus only on the Lord Jesus Christ. That's why today the Apostle Peter and the Apostle Paul longing unto Jesus, the author and finisher of our faith, looking unto Jesus. Kaya sa pagpulo kita sa kay Kristo Jesus, nagapakul at nagapakul ang atong pagpulo. Kung magpulo kita sa tao, nagaluya, nagaluya ang atong pagpulo. Mga kaputunan. So, kung nagpulo kita sa tao, nagaluya ang atong pagpulo. Parehas-parehas na tao sa kay, Job. No? Kung basahin natin na Job chapter 2 verses 9 and 10, kahit sa mga masunod ng mga versikulo nila, nga sa Kuskobi, ang iyan kong malingon na asawa, ako ang mag-bilha, mag-upod sa iyan sa pagto, sa iyan buwi ng pagod na Diyos. Pero because ang iya ang pagto sa iyan sa pagto, but because sa pagkuhuyan kay ni Job na mapagod, mapangkong sa imuwi ng pagkuhuyan ni Diyos, why siya nadala sa insinuation sa niya sa wala? Maganda niya ang bansa niya sa wala, Job. Ha? Is it why na nadala ng Diyos? Kung sa ato ba, sa aga ka nakasimba-simba, sa aga ka nakabalik-balik, usin na na sa imuwi-pon, why ka na nakabalik-wako, why ka na pero ano yan, sinin niya po, and Job maintained his integrity. And he strengthened his grip on his God. Ginkwa niya magiging kapulutan niya magiging gani. Ang iyan ng Diyos. Kaya kay Balugyan si Job, from the beginning, nga apart from God, natural, madala siya sa unos ng kalimutan. Pero gintuuhan niya, ginsanigan niya, katungod sina ng mga kauturan, naging matinanakon si John. Kag sa part ni King David, sa Psalm chapter 42, verses 1 to 3, nga arat siya sa isang kapagdilaw na mapait, kamasakit, nga klase sa pagdilaw. Kaya sini pa mga nag-criticize sa iya nga mga tao nga nagdalanaw pag nagagulanan sa iya kalutusan pag sa iya tanfo nagsini sa iya, where is now your God? Sini po ang imo Diyos buhi ka matur karoon anak na daano si ikaw nagasakripisyo ikaw ay ka sa kabutlayan kita kan ada experience kan bisa lebih usah bertemui dengan ada hormat dan mempakir dan bersakit dan bertilau saat itu bertemui saat itu waktu gak asir dan bacakan dan bertemu pada dia orang jauh satu tapi orang kulturan ini mengapa bertilau dan saat jus as to when or as to where as tagin saan po kita magtuo sa iya. And actually, kita asta sa pangatayon, tuuhan ko ikaw sa higan ko ikaw. Tinawag ina sa Diyos, ina na pagtuo. Kung matukod ina na pagtuo. Nagdumahan yung si Peter, ano ang balik Peter sa iyo, no? Sa iyo ng Isos? Ginoo, kung ako makundanan, magkalipot sa iyo, magsikway sa iyo. Ako yan ino, hindi magkalipot sa iyo. Magaurong ako sa iyo, tugtog sa kamatayon. Dali
iyang tinawagin na sa Ginoo. Ang iyang pagtuo. Kagano'n na ako sa sinanang pagtuo. Nakita nato sa pulong sa Diyos na it also falters. That faith fails. But we praise and thank the Lord nga may Diyos kita nga ginatawag natong the God of second chance. The God of chances. Nga why we can give up to Peter? Ikaw ang ato na fail kita sa atong pagbo. Pero nga pasalaman kita sa Diyos, nga why we can give up sa Diyos? Why we can give up my hand sa Diyos? In our faithlessness, ginatipan kita sa Diyos. Ginibuligan kita sa Diyos na makarecover kita, na makatindo kita, kag makapadayon kita sa aton na pagduo mga kultura. So when we begin to doubt, when we begin to doubt the presence and power of God, it will weaken our faith. Puso niyo mga kultura, doubt is the enemy of faith. Doubt will kill our faith. Ang pagduwa-duwa, ano ang magpapatay sa atong pagduwa? And many times, naging manilagong ang kaaway sa atong darat. We have doubted the power of God. We have doubted His providence. We have doubted of His power that He can do something sa atong pagduwa. Pero nagpasalamat kita sa Diyos nga sa tiyo nga nagduwa, nagduga at nagpagduwa kita sa iyo. Waay kita ng sitway sa Diyos. Ginunungan kita sa Diyos, ginuliga kita sa Diyos. Kagibutan kita sa isang sitwasyon nga nimpil at miwat sa Diyos sa nagong pagduwa. And we praise and thank the Lord nga sa subong, sa tungan, sa mga kabutayan, mga pagpilaw, mga pagsakit sa atong mga tiyatong sa atong tagipuso, mga luha na nagbuhat sa atong mga mata. Ibigin siya na nga Diyos has never given us up. Why not? Pasnaw ang Diyos sa atong buhay, nagbigat ang Diyos sa atong mga kautoranan. So, let us press onward. Let us press on that prize of the high calling of God. Atong napukon, ina, sa pagtuhon sa inyo mga kautoran, let us replace doubt and fear with confidence and faith in God. Atong bayunan, ang atong mga magwatuwa, ang atong mga mahalaw. Let us also replace our depression and our doubts and our anxieties with hope in God. Amuna na isang tiyon, wala na magwatuwa, sa isang ka-depressing moment sa kabuhi ni King David. He was so disappointed, he was so depressed. Kaya nagpatsya siya, naghambat siya kanin sa Ginoo. Why art thou have forsaken me? Nagpatsya siya, nag-isipuan siya sa Diyos. Mga kulturan, ang kamatukuran nga ginahimpasay sa Diyos at nung siya puno, ang Diyos hindi makabatas na isipuay niya kita. Hindi kita na makabatas sa Diyos. Marunong. Kahintrong na kita, nanahog siya sa langit. Kaginahan siya kaya kabuli. At kung lang mapapatunan sa ato that He cannot deny us and He will never ever forsake us. I will never leave you nor forsake you. Ang mga provisa sa Diyos. At silinga rin David, silinga, why has thou forsaken me? At sa nag-realize niya na sa pagbato ng Diyos, why maging nagsitwa sa iya? Nagsilinga siya, nag-encourage siya sa iya, kung galito
katutuhan ang reality na nag-remind sa atin that there is no hope in this world. Why kita paglaon din? At atong paglaon aran-aran sa kay Kristo Jesus. And then replace doubt and sadness with hope in God. And we should be contented with God's blessings. Mabuting to kita sa mga ginahimok sa Diyos ato, kag sa mga ginahatag sa Diyos sa ato, mga kotoran. Kaya sa mga kutala, kung isa, why hindi na ito mabato ng gusto na gini? Nagasubog kita sa Diyos. No? Nagasubog kita. Mga kotoran, tagaan ato sa kailuwayan ng Diyos sa paghimok sa iyang gusto sa ato ng kabuhay. Kaya kung may kompleto kita sa kinahimok sa Diyos sa ato, we will be surprised, mga kotoran. Nga pala ginahanto pa lang na ito, ang umang ang hinatag sa Diyos ato. And so, tuhutan na lang na siya ang magpaghimok sa ato ng buhay. And then number three, faith falters when we neglect present responsibilities and future accountability. Ang present mga kulturan nakahatag sa ato sa magdamo ng mga oportunidad. The present gives us many opportunities na mahimo nato sa buwan sa Diyos. Kaya challenge diri sa tulong sa Diyos ato, we must not neglect it. Hindi natin mag-ibari mo na. Hindi natin mag-isipway. Mga kotoran, because opportunity comes once sa atong kabuhin. Kapag matapot din ang opportunity, kabay pa may handa kita na nag-iusokot sa pagkuha tayo, sa pag-grab sila ng opportunity. Mga kotoran, because opportunity lost is lost forever. Hindi na ito nato mabalik ang oportunidad nga tinatag in present sa Diyos. Pero ang Diyos, mga kulturan, waay na nagpunta, He is never tired of giving us opportunities after opportunities. Kagabay pa, na manging conscious kita na ako pinakuha mo na yun, mga kotoran. Kag inanaw opportunities, kag sa atong ability to grab that opportunity, magahatag sa atong kalinong, satisfaction, contentment, and God's approval. Yes, inanaw opportunity, kagatong ability to grab that opportunity, magahatag sa atong sa kalinong, kalipay, satisfaction, kasan batu kalamay, san Diyos sa atong magkaulunan. And now is the time to take God's opportunities na ginapresent sa atong. Hindi na kita magpabuas karon, buwas karon. Kaya sila'y magandang sa isa na sa'yo, makaisa na kita magkakabuhi sini na kalibutan. No? I have only lived in this world but once. Anything therefore that I can do, I will do it now, for I shall not live this world again. Hindi na mo magkabuhi sini kalibutan. The second time around na doon, magkaliwan kita, mabataw kita, no? Kagkabuhi mo yun na. Hindi na. Kaya kung ano na ang tago sa ato, ano ang minatawag na sa mga katigulangan sa muna? Ha? Ang patay ang kabalik, ano? Ha? Baga o morto, no? Hindi na ito. Bintas
tan tubuhi kita subong let us take God's opportunity. And opportunities na yan present sa Diyos atong, it will improve our faith. And opportunities na yan present sa Diyos atong, nakahatag lang sa atong sa kahigayunan, avenue to serve Him to the best of our abilities. Yes. Kaya atong accountability sa pinagkatao. Kapag pa, nga muli mga motivate sa atong mga kautunan to give the best to our master. Nga mahimutan ang pinaka the best para sa atong nagamon na si Kristo Jesus. Kaya sa sinan, sa sinin ng mga kutahan, nga hindi nga ginapapakot sa Diyos sa atong pagtuo, but He can work in us and He can work through us. Kaya opportunity nga ginapresent sa Diyos sa atong, alat na sa atong natupak. It's up to us by faith nga aksyonan natin na kagimuon natin ini. Silip pa sa mga katigulangan natin. Oh, right.